Kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Sa buong Pilipinas at sa buong mundo, naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag na aming pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon ay pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan. Lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Well, magandang umaga, Pilipinas, at buong daigdig. Kaya binati ko kayo na magandang umaga dahil nahawi na mga problema, nabawasan ang problema dahil siguro sa panalangin ng mga tao matuwid. Kaya na sinasabi ko sa inyo, ang panalangin ng tao matuwid ay siyang tinatanggap. Dahil ang panalangin ng mga tao materyoso na pag-iisip at walang panampalataya ay hindi tinatanggap ng kalagitan. Lalo-lalo na yung mga hindi ko na gumaganap ng kalooban ng Diyos. So, itong nagaganap sa ating kapanahunan at nakabanta ngayon ang pag-aari ng Diyos dahil dumating na si Jesucristo at matagal na ang naghihintay sa bawat isa sa inyo. Kaya ito mga dilubyo na ito o problema ng tao ay pagtawag lang yan ng Diyos para lumapit kayo sa Diyos, para hanapin nyo ang Diyos, dahil siya lang ang maaari nating masahan na lulutas sa ating mga problema. Kaya kung anuman problema nyo sa buhay, sinasabi ko, lumapit na kayo sa Diyos. Kung alam niyo kung saan naroon ang Diyos, kung di naman niyo alam kung saan naroon ang Diyos, hanapin niyo ang Diyos. Kung di niyo alam kung saan naroon ang Diyos, magtanong-tanong kayo kung saan naroon ang Diyos. O maaaring manalain kayo at ilingin niyo sa kanya at ituro niya kung saan kayo paroon. Yan ang mga pamamaraan ng isang taong may tiwala sa Diyos. Alright? So, ngayon, dahil sa pagtawag ng Diyos sa inyo, pero hindi nyo siya pinapansin, kaya mga sakit na yan, problema na yan, ang pagtawag lang ng Diyos sa inyo, si Masahin. Matthew 9:12. Matthew Kapitulo 9, Talatang 12. Datapwat ng itim marinig niya ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Alright. Yan ay mahiwagang salita yan na hindi matarok na sino man kung hindi lang maintindihan. Habag ang ibig ko, sabi niya, at hindi hain. Ang ibig sabihin yon, awa ang gusto niya mangyari sa inyo at hindi bayad. Yung hain ay bayad dahil ang biyaya niya ay walang bayad. Yan ay tatanggapin ng bawat mananampalataya at bukas ang palad niya upang tanggapin lahat ng tao na lalapit sa kanya. So, ngayon, bilang magtawag ng mga sakit na ito, pag-aralan nyo kung anong kulugan. Sabi niya, di ba? Dahil sa inyong mga kasalanan kasi,
nagbunga kayo ng karamdaman o problema sa buhay. Pati yung dilobyo na yan, naganap, bunga ng kasalanan yan. Hindi lang iisang tao, kundi buong sangkatauhan. Bakit nadamay ang buong sangkatauhan? Dahil matigas kasi ang ulo ng mga tao. Ayaw nilang hanapin ang Diyos. Ayaw nilang paniwalaan ang Diyos. Lalong-lalo na yung anak ng Diyos ngayon. Magkaroon na naman isang problema. Haharapin na naman natin isang problema. Ano kaya mangyayari na naman? Ano po problema? Iyon, bawalan na ang mag-ibanghelyo tungkol sa Panginoon. Bawal na rin daw magbasa ng Biblia. O, bawal na raw magbasa ng Biblia. Ano bang klase ng utak ang mga tao ito? Di lalong dagdagan na naman ang problema. Talagang ang tao mahilig maghanap ng problema. Dumating na nga yung lulutas na problema eh. Maglalagay na naman sila ng ibang problema. Alright. Nangyari po kasi yan sa panahon nila ng mga apostol dito po sa Gawa Kapitulo 4, talatang 17. Libasahin mo nga. Gayon may upang huwag ng lalong kumalat sa bayan, umpisa ko pa sa 16, na nangagsasabi, anong gagawin natin sa mga tao ito sapagkat tunay na ginawa sa pamagitan nila ang himalang hayag sa lahat na nanganaan sa Jerusalem at hindi natin maikakaila. Gayon may upang huwag ng lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan na buhat ngayon, huwag na silang magsalita pa sa sinumang tao sa pangalang ito, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Alright. O bakit? Bakit naganap yan noon? Dahil maraming relihiyon nga na naglipa na nagligaw ng sa mga tao. Nasa 18 po pala. At sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Alright. Pwede. Nangyari noon. Di nangyari noon. Mangyayari na naman. History repeat itself. O ngayon, bakit ayaw nila si Kristo? Yan ang tanong. Bakit ayaw nyo kay Kristo? Kaya yan po yung gusto ng kalaban niya. Yung hindi siya mahayag. Maliwanag na naganap yung sulat doon sa Apokalipsis ni Satanas ay binigyan din naman na karapatan na maghari dito sa lupa. Dahil ito ang sinakop niya lupa nung itapon ni San Miguel sa langit na utos ng Diyos. Wala siyang nagawa kundi nalaglag dito sa kalupaan. Ngayon, dahil dumating si Kristo dito sa lupa, kaya yan ang siya may mudos na ayaw mag-aral sa pangalan ni Kristo dahil siya ay naghari sa lupa. Dahil yan ang sinabi ni Pablo sa kanyang sulat, binulag ng Diyos ng salibutan ang mata ng hindi mananampalataya upang huwag sumilang sa kanila ang ebanghelyo ni Kristo. Sa Korinto yun. Opo, Korinto, unang Korinto 4:4 ba yun? O ikalawang Korinto? Ikalawang, eto po. Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, Talatang 4. Na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. O, kita niyo na. Sino ngayon may utos sa inyo ngayon na huwag mag-ebanghelyo? Di ba liwanag ang Diyos ng salimutan na siya si demonyo? O, bibiyagin na naman kayo. Sinakop na naman kayo, demonyo. Samantalang bumaba si Kristo sa lupa para sakupin ang sangkatauhan. Di ba? Para sangkatauhan ay maligtas sa pamagitan niya. Kaya nga po, patuloy ang mga kaparusahan, kahirapan,
sa sangkatauhan dahil ayaw nilang pasakop sa Diyos. Talaga? Bakit? Kasi marami kasi binabawal si Jesucristo. Bawal, mga lunya. Bawal magnakaw. Bawal magnakaw. Bawal magsinungaling. Bawal magsinungaling. Ay si Satan ay talaga sinungaling talaga yan. Ay siya yung ama. Yan ang ama ng mga sinungaling. Yun ang sinabi ni Kristo noong panahon niya. Kaya galit na galit si Satan noong marinig niya salitang ito. Doon sa Matthew 8. Sa Juan po. Juan 8. Sige, basahin. Bakit hindi niyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi niyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buot panang-una at hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya pag nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Alright, di maliwanag ngayon na tinutokso na naman kayo ang demonyo. Dahil Diyos nyo pala yung demonyo. At ayaw si Jesus Cristo. Gusto niya demonyo. Kagaya kayo ni Duterte. Dahil si Cristo, dalin tayo sa langit. Ang demonyo, saan kayo na dalin? Impyerno. Eh, ito na gusto nila eh. Ah, so? Gusto niya impyerno. Kagaya na sinabi ni Duterte. Ayaw niya sa langit. Dahil walang paginabang. So, na-influensyan kayo ng demonyo. Nauna na si Presidente Duterte. Eh, pala ebanghelyo niya. Iba na ebanghelyo, baliktad na. Ayaw na niya sa langit dahil walang pakinabang. Eh, kaya gusto niya din sa lupa. Dahil, o kaya sa impyerno, dahil lumawan na siya. Sabi ni Miranda, ibinintan niya pala ang Pilipinas. So, maliwanag ngayon na naghahari mga tuloy sa atin, magnanakaw, hindi na po, scammer. Hindi na po kapulisan ng tao ni Tata Eduardo, katulisan. Pati pulis. Bantay bayan. Yung pala eh, hindi na bantay bayan ng mga pulis. Alright, so ito ang nangyayari sa ating kapanahonan. Kaya sinasaysay ko sa inyo, na, bibiyahagin na naman kayo, demonyo. Ayaw na naman nyo kay Jesucristo. Ilan taon na ang niligtas ni Jesucristo? Noong panahon niya at sa panahon natin, ilan libo ng taon na iniligtas ni Jesucristo? Ako lang, marami na akong niligtas sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo. Marami na akong pinagaling na tao. Ngayon, makiagawan na naman si Satanas at bibiyagin na naman kayo. Wala na magsasalita tungkol kay Jesucristo. Samantalang sa pangalan ni Jesucristo, naggagalingan ang mga tao. Hindi sa pangalan ni Satanas. Ngayon, alin ang gusto nyo ngayon sa panahon natin? Maghari na naman si Satanas? Alright, dahil wala kayong manakaw na pera. So, ibig sabihin po pala, ayaw nilang ipagamit ang pangalan ng Panginoong Jesucristo dahil nakakapagpagaling ng mga tao. Talaga? Kasi ang nais nila, ang mga tao ay maubos. So, yan na naman. Gagawa naman kayo paraan. Dahil napigil na yung vaccine ninyo. Ngayon naman, iba na naman plano. Eh, nakakapagpagaling daw yung pangalan ng Panginoong Jesucristo eh. Nakakabuhay ng tao. Talaga. Sa pangalan ni Jesucristo, naggagalingan ang mga tao. Sa pangalan ni Jesucristo, naliligtas ang mga tao. O ngayon, anong gusto nyo ngayon hahawak sa inyo? Satanas na naman. Hindi nyo alam na sa Apokalipsis? Nabasa nyo yun? Na si Satanas ay ibinulid sa impyerno kasama ng kanyang mga anghel. Talaga. Ngayon naman, umakyat siya at niligalig niya ang kampamento ng mga banal. Alam niyo ang kampamento ng mga banal? Yung samahan ng mga banal. Tutuksin na naman niya.
Kaya marami na naghiwalay sa pananampalataya. Dahil ayaw niya magkaisa ang pananampalataya. Kaya ang pananampalataya, hiwa-hiwalay, iba-iba ang mga tinatawag na katuruan, hindi isa ang prinsipyo, dahil ayaw niya magkaisa ang prinsipyo ng mga Kristiyano. Dahil gusto niya ang prinsipyo niya maghari na walang paniniwalaan maliban sa kanya. Yan ang sabi niya kasi. Yan ang offer niya sa mga tao. No? Sa Macho 4, nandyan na yun, nagaganap na naman. O ngayon, sasambahin na naman niyo Satanas para yumabang kayo na naman. Makapagnakaw kayo na naman, makapandaya naman kayo, ha? Para ibenta na ninyo ang kapwa niyo tao. Ibenta niyo ang bayan ninyo. Bakit? Magkano ba ang bayad yung baksin? Bawat turok? Ay, $25. Di ba gano'n? Ayun po. Ayun po yung sa depende sa may mga bracket siya. Talaga? Palaki ng palaki bayad. Ay, kung nga 1,000 na $25. Aba, hindi malaki na. Ay, million-million po yung tao. So, ibibenta na naman niyo ang kapwa niyo dahil sa tukso ni Satanas na siya sasambayin niyo, ayaw niyo sa Yesu Cristo. Bakit? Anong offer ni Satanas kasi na maganda? May maganda ba? Impyerno ba'y maganda? Ha? Tatanoyin ko kayo, impyerno ba'y maganda o pagdurusa? Pagdurusa. Oh. Lang hanggang katapusang pagdurusa. Talaga? Mainit sa impyerno. Naglalagablam na apoy. Hindi nyo paniwalaan. Ipinakita sa akin ng Diyos ang impyerno. Kasi pinalak po nila yung itsura na iba, yung loob ng bulkan. Kung ano yung parang ganun na rin siguro yun. Baka, hindi pinakita sa akin ang impyerno sa langit. Baka siya yung bulkan. Tandaan nyo, doon kayo dadalhin sa lalim ng bulkan. Alam nyo itsura ng bulkan? Nasa sentro ng lupa. Sentro ng daigdigang lupa. Nandun ang bulkan. Kumukulo hanggang ngayon. Dahil yun ay halo-halo na chemical. Mesa po inisip ko baka po yung impyero, yung nandun yung impyero sa araw. Kasi walang katapusan yung apoy dun sa araw eh. Hindi yun. Dahil ang araw, binigay ng ilaw ng Diyos sa sanlibutan. Kaya, ang suspetsa ko na impyerno ay siya yung bulkan. Tandaan nyo ha. Dahil yung impyerno na pinakita sa langit, ganun din, kumukulong apoy. May kumukulong laba yun. Oh. May kasama pa nga supre. Kasi may kaya... Yung kumukulong laba, pinakita rin sa akin yung kumukulong tingga. Asup, kasama pa yung asupre. Talaga? Ayang asupre, lason. Bakit? Ang tingga ba'y malusaw kung walang asupre? Kaya ang iyo asupre, asid yun. Asido. Nakakasunog kahit nabulat ng tao. At yan ang halo sa bulkan. So, yung pinakita sa akin na tingga na kumukulo. Alam nyo, tingga? Pera yon ng mayaman na tao. Dahil doon siya nalugmok sa kayamanan. At doon siya niluto sa sarili niyang kayamanan. Doon sa impyerno. At yung naglalagablab naman na apoy, yung tinatawag yung ring of fire, doon sa mga babaero, mahilig na panlalaki, pambababae, maraming asawa, doon siya pupunta sa ring of fire. May karamihan po sa mga Muslim, puro maraming asawa. Talaga? Paano yun? Hindi doon pala sila. Eh, ganun na. Pero, may iba paraan
kagay ni Haring Solomon. Maraming asawa. Kung nabanal niya? Hindi niya nabanal ang asawa niya. Yan ang dahilan kung bakit. Napadpad siya doon sa kanyang ginarulan. Dahil milyonaryo siya, bilyonaryo, pinakamayaman. Kung siya ay yung nakita ni Jesus doon sa impyerno, nakausap niya si Lazaro. Dahil hindi ko pala pasuri ito, kung siya nga, si Haring Solomon yan. Bakit napadpan siya sa impyerno? Dahil hindi niya binigyan yung mga mahirap ng kayamanan niya. Sinolo-solo niya at ibinigay lang niya sa kanyang mga babae. Pero di naman niya nabanal yung kanyang mga babae o asawa. So, yun ang kanyang pinagdusahan. Dahil sinunod niya kapritso ng kanyang mga asawa sa pamagitan ng pera. So, nakahiligan nila yung masamang bisyo at masamang ugali. Kaya sila ay pare-parehong hindi naligtas. Paniwala ko yan. Dahil sa akin puder dito, sa kiyari ng langit, tatlo ang natuklasan kong asawa ni Haring Solomon. Membro ko sa pananampalataya. Kung mga kaluluwa, tinutukoy po ng pastor, mga kaluluwa ng membro. Yung mga kaluluwa na hindi naligtas sa langit, na silang ulit, yun tinatawag na reincarnation, ay yung pagbabago ng panahon na nakasulat doon sa Ecclesiastes Kapitulo 1. Dahil walang kabuluhan talaga ang ginagawa ng tao, basta sumunod sa udyok ni Satanas, walang kabuluhan lahat yan. Kapitulo 1. Ang mga ngaral ay nagsasabing ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. O si, mayaman man kayo, bilyonaryo man kayo, sa inyo lahat ang lupa. Walang kabuluhan lahat yan. Tandaan nyo. Sige, tuloy mo ba sa? Ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David, hari sa Jerusalem, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Oh, see? Pinakamayaman ka man. Pinagagwapo ka naman. Pinakamaganda ka pa. Wala rin kabuluhan niyan. Andan niya. Kung susunod niya sa interior, talaga wala kabuluhan. Ang dahilan, bakit sinabi ni Haring Solomon na wala kabuluhan? Ituloy mo ba sa? Anong pakinabang mayroon ng tao sa lahat ng kanyang gawa na kanyang ginagawa sa ilalim ng araw? Anong pakinabang? Walang mapakinabangan. Hindi ka mukha ni Jesus. Basta gumawa ka na mabuti, tumulong ka sa kapwa mo, ang pakinabang mo ay buhay na walang hanggan. Anong pakinabang niya? Tuloy mo. Isang sali ng lahi ay yumayaon, at ibang sali ng lahi ay dumarating. Ngunit ang lupa ay nananatili magpakailanman. Ang araw naman ay sumisikat. Alright. Punto. Isang sali ng lahi ay yumayaon. Ano yung sabihin niyan? Anong lahi kayong tao nung namatay kayo nung una? Halimbawa, sabihin natin, lahi ng mga chimpanse. Ayun, lahi mga inchik. Lahing inchik, yan. Lahing Kastila. Lahing German. Lahing Italian. Walang kabuluhan yan. Tayo na pang anong klaseng lahi ka. Mamamatay ka rin, sabi na rin Solomon. At babalik ka rin sa lupa. Yun, tinatawag na reincarnation. Kung hindi po nabanal. Kung hindi mo nabanal ang sarili mo at walang kabuluhan ang ginagawa mo. Yan ang gantimpala mo. Kung hindi impyerno, balik ka ulit dito sa lupa. O kung na-impyerno ko, na-impyerno ka naman at mabilanggo ka rin sa 5,000 taon, hanguin ka ulit at isisilang ka ulit sa lupa.
Yan po yung mga hiwaga ng buhay na sinasaysay po ng pastor para po maalaman ng lahat. Okay na. Pagkatapos sa 5,000 taon, hanguin ka sa impyerno dahil sa tapos na sentensya mo. Isisilang ka pa ulit sa ibabang lupa. At makikita mo naman yung araw. Ano po dahil bakit kailangan maisilang ulit? Kung gano'n na naman ulit yung gagawin. Para tapusin mo ang tungkulin mo sa Diyos na nakasulat doon sa Ecclesiastes na sulat ni Solomon. Nagtuparin mo ang utos ng Diyos. Yan ang tungkulin ng bawat tao. Ito po, Ecclesiastes Kapitulo 12, Talatang 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Oh, see? Ano gusto niyo? Utos ng Diyos o utos ng demonyo? Utos daw ng gobyerno. Utos ng gobyerno o utos ng Diyos? Yan ang sinabi ni Dr. Saldin dito sa Bulacan nung ako'y usigin ng isang pangulo na lunduyan dahil pahairalin niya yung batas ng tao. Kaya sa batas ng Diyos, bumaba ang Dr. Rizal. Ano sabi niya? Anak, alin ba mas malaga? Utos mo, utos ng Diyos. Ganda na, dahil abogado siya eh. Attorney yan. Dito sa Bustos, Bulacan, dahil may batas ang attorney at yung batas niya, ang pinairal niya, hindi batas ng Diyos. Ano kasi ang batas ng Diyos? Ibigin mo kapwa mo, gaya ng sarili mo. 10 utos. Alright. 10 utos, ang tuparin mo. Ala, binairal niya yung batas niya, material. Ano nangyari? Namatay siya. Dahil hindi siya naniwala sa Espiritu. Baka nagsalita siya laban sa Espiritu. So, yan ang mangyayari. Ano man, tao, estado ka sa ibabang lupa. Walang kabuluhan lahat yan. At walang kabuluhan. Kung yan ang pairanin mo, batas ng tao, walang kabuluhan. Batas ng presidente, walang kabuluhan. O ano gusto nyo? Batas ng Diyos o batas ng demonyo? Ay sabi po ni San Pedro, bago kami sumunod sa batas ng tao, doon muna kami sa batas ng Diyos susunod. Basahin mo. Saan ba yun na? Nasa gawa. Bago sumunod si Pablo sa batas ng tao, ay Pedro, sa batas ng Diyos muna siya sumunod. So, alin ang pipiliin nyo ngayon? Batas ng tao o batas ng Diyos? Pagbulay-bulay nyo, bago kayo maimpyerno na naman lahat. Ito po. Tutubasin na naman kayo ni Jesucristo. Gawa Kapitulo 5, Talatang 29. Sige. Datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Okay tayo na. Kaya nanindigan yung mga apostol bago nila sundin yung utos ng tao. Utos ng Diyos muna. Dahil yun po ang una at dapat. Alright. Ngayon, sa panahon natin, umiiral na naman ang pagkabahabahagi. Alright. Dahil maniwala naman kayo sa batas ng tao. Tatakutin na naman kayo, ikukulong kayo ng 1 taon. Pag nag-ibanghelyo kayo sa pangalan ni Jesucristo, eh sige, mag-ibanghelyo kayo sa pangalan ni Satanas. Gagaling kayo. Tingnan ko lang kung ano mangyari sa inyo. O sa pangalan ni Jesucristo, yan ang sinabi niya doon sa gawa. Sa pangalan ni Jesus na pinako niyo sa cross, kaya naggalingan itong taong ito na nakikita niyo. Right. Ngayon, mayroon bang ginamit sila ng pangalan ni Satanas para gumaling kayo? Sa pangalan ni Satanas, gumaling ka. O sige, kung yan ang gusto nyo, para ni Satanas. Ang gawin ninyo? Ewan ko lang kung hindi ka mamatay. Ang tatanda na ninyo, hindi nyo ginagamit utak nyo. Sa pangalan ni Satanas,
Liligaya tayo. Gayaan nyo si Duterte. Ayaw niya kay Kristo. Gusto niya kay Satanas sa impyerno. Dahil walang pakinabang. Pero, nag-umpisa pala kay Duterte itong panunukso na demonyo. O, bilang presidente ninyo, narinig nyo siya. Tumbalang pala sa inyo. Ayaw na ninyo kay Kristo. Gusto nyo sa demonyo. Alright. So, yan ang labanan. Yan sa Apokalipsis. Ang demonyo at ang mga anghel na naman, laban na naman, mga alagad ng Diyos. Sino mga alagad ng Diyos? Hindi ba mga anghel dyan na sinabi ni Pablo? Na? Yung mga alagad ni Kristo, mga anghel yan. Hindi na naman yung matatanggap ang mga alagad, mga anghel. Kasi sasabihin mga apostol da. O ngayon, mga anghel yan. Ewan ko kung saan nagsulat. Hebrew. Ata, kapitulo 3. Masaya mo nga. Hebreo. 3:1. Kaya nga mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Yan po yung nakalagay din. Ganun ba? Nabasa ko na yun. Yan nandun ako ano. Huwag niyong makalimutan ang pagpapakita ng pag-ibig sa ibang bayan. Sapagkat ang iba, walang kamalayan na nakapagpatuloy ng anghel. Hanapin ko na lang po. Hebreo 13 yata yun. Ah, ito po, sa 13. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga tagaibang lupa. Sapagkat sa pamagitan nito, ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Oh, kita na na. Kaya mga alagad ng Diyos ay mga anghel. Kita na. O ngayon naman, yung kaaway ng mga anghel ng Diyos. Anghel din ni Satanas. Ayun po, yung mga sumusunod naman sa kay Satanas, ayun din, kasi nakalagay sa Apokalipsis, itinapos si Satanas kasama yung kanyang mga anghel, yung talaga? Kanyang mga alagad. O ngayon, saan tinapos Satanas? Hindi ba dito sa daigdig? Lupa? Kaya nandito siya ngayon na naghahari sa ibabang lupa at ayaw niyang maagawan na eksena. Dahil nakakamkam na ni Jesucristo ang kalahati ng lupa, naglalaganap na ang kanyang kasikatan sa buong daigdig at natutupan na yung hula ni Daniel sa Daniel Kapitulo 2 na maghahari na ang bato. Tanda nyo ah. At maglaganap sa lupain ang bato na pumuksa doon sa larawan na nakita ni Haring Nebukadnezar, nagiba yung larawan. Alam niyo yung larawan na yon? Sumisimbolo sa iba't ibang panahon ng pagbabago hanggang sa madurog-durog yung paginto at putik at naglaho lahat yun. Yan ang kaulugan, ang kasamaan. Maglalahulat yan dahil sa kay Kristo na bato. Alam mo, Kristo na bato na iniligyan ng Diyos ng panulok nandun sa Pedro, Kapitulo 2, 5. Yung hula na yon ni Daniel na bato na bumasag doon sa larawan. Siya si Kristo na ilagay ngayon na panulok. Hirang malaga. Sige, basahin. Unang Pedro, Kapitulo 2, Talatang 5. Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal
upang maghandog ng mga hay na ukol sa espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Yung bato na yon na pumukol doon sa larawan na naparaginipan ni Nabucodonosor na siyang dumurog sa larawan, yan ang mga batong buhay na tinutukoy ng Ebanghelyo na lahat ng mga Kristiyano, mananama kay Kristo, ay batong buhay na pupukol doon sa bakal na may halong putik na dudurog sa mga yan. Kaya ayaw ni Satanas na madurog siya na kasama dahil siya ay yung putik na namumalo sa bakal. Andan nyo, ayaw niya matanggal sa serbisyo. Kaya gagawa na naman siya ng paraan. Kapito ko sa... Siya tuloy bumasa. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito aking inilalagay sa Siyon ng isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Alright. Yan ang plano ng Diyos. At yan ay nakasulat na. At yan ang ginanap ni Kristo nang nasusulat para sa kanya. At yun din ang gagamitin natin bilang tayo'y alagad ng Diyos. Susundin natin din ang nakasulat tungkol sa atin na sinasabi ni Pablo doon sa Hebreo, Kapitulo 10. Ako'y naparito upang sundin ang sulat na nasusulat tungkol sa akin. Bilang batong buhay ay inilagay tayo sa panulok, hirang malaga. So kasali pala ang mga anak ng Diyos sa tatsulok. Ngayon, gigibay na naman yung tatsulok. Gusto ni Satanas, siya siguro ang tatsulok. Dahil yan ngayon, tinutukso kayo. Kaya tinutukso kayo dahil nakinabang na kayo kasi ng kayamanan na binigyan niya sa inyo eh. Yung Matthew 4, pinakinabangan niyo na siya kaya ayaw niyang mawala ang pag-asa niya tungkol sa inyo. Kaya kayo naman ay tinutukso na naman para gibain yung kapangyarihan ng Diyos na iniligay niya sa tatsulok. Ang mga Kristiyano ay nakalagay na sa tatsulok. At sino man sumasampalataya sa mga Kristiyano na yan ay hindi mapapahiya, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano, may nabasa ba dyan? Alright, so yung tatsulok na yan, mahalaga sa sangkatauhan, hirang mahalaga. Ituloy mo yung minabasa mo sa Pedro. At batong katitisuran at bato na pangbuwal. Sapagkat... Alam nyo katitisuran? Yung hindi makaniwala, matitisod sila. Yung ayaw tumanggap ng pangalan. Yung ayaw tumanggap sa pangalan, matitisod sila. At mabubuwal sila. Mamamatay sila. Pagaya po ng mga nagagawa ng batas na huwag na raw magturo sa pangalan ni Kristo, na huwag na raw magbasa ng kasulatan at kakasuhan. Alright. Gusto nyo mabuwal? Eh, siguro yung nahanap nila. Natitisod kayo sa kanya. Bakit? Dahil maraming bawal na sinasabi niya. Bawal magdakaw. Bawal mandaya. Bawal magsinungaling. So, ayaw nyo. Yung bawal, gusto nyo, magsinungaling kayo parati, magdako kayo parati. Ito po kasi sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, siya yung ilaw. Ito po yung kung naging kahatulan. Sige. Juan Kapitulo 3, talatang 19 hanggang 20. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Alam niyo kadiliman? Kasamaan. Si Satanas yun. Si Satanas. Hari ng dilim. Ay sino yung hari ng liwanag? Hindi ba si Jesus? Kaya magkaaway yung liwanag at dilim. So ngayon, may rally na naman yung dilim.
ayaw niya liwanag. Alam niya, ibig sabihin, kapayapaan. So, guguluhin na naman kayo. Dahil napili niyo yung dilim na siyang pinapatay ng Diyos noong panahon ng mga propeta. Ito po kasi dahilan. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanilang mga gawa. So, maliwanag. Ayaw niyo masaway, kaya ayaw niyo kay Jesucristo. Yun talaga, malino na dahilan. Saway niya kayo, huwag magnakaw. Pagpatuloy lang, pag nanakaw. Huwag magsinungaling. Pagpatuloy lang, magsisinungaling. O kung yan ang gusto niyo, dilim. O sige, tingnan ko kung sino ang hahawin ng Diyos sa panahon. Yun po ang pinangako niya. Dahil Diyos, ahawin niya ang dilim. Tandaan niyo. Lucas 19:27. Sila, talagang tatamaan ito. Kasahin po ba natin? Sige. Kasi sila yung kaaway ng Panginoong Jesucristo na ayaw siya maghari. Kaya sabi ng Panginoon sa galit niya, datapwat itong aking mga kaaway. At to, Lucas 19:27 po ito. Datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sa harapan ko. O, sige, gusto niyo siyang yan ang mangyari? Sige, gawin ninyo. Kaya lang, alalahan ninyo, pinangaralan ko kayo, pinayuan ko kayo, at itinutuwid ko ang kamalian niyo. Para wala po tayong pananagutan sa kanilang mga dugo. Para matupad yung kasulatan na kung hindi ko kayo samayin at hindi ko kayo pangaralan at sikayatin na maglingkod sa Diyos. Magbalik loob sa Diyos. Magbalik loob sa Diyos. Bahala na kayo, wala akong pananagutan. Yan, tandaan nyo ha. Hindi po sinabi na Apostol San Pablo na siya may malinis na... Malinis na aking kamay sa dugo ng mga tao, sabi niya, dahil hindi ko kinait ng pagsaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Yun, napakalinaw po. Alright, ngayon, ganun din ang sasabihin ko sa inyo. Kaya nangangaral ako eh. At pinapayo ko yun, dahil yan ang tungkulin ko sa inyo. Yung ibang mga aliw na susugoy ni Kristo sa pangalan niya. Kasi masayin nga. San Juan, Kapitulo 14. San Juan, Kapitulo 16. Kung ako'y inyong iniibigay, tutuparin niyo ang aking mga utos. At ako'y dadalangin sa Ama. At kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumayin niyo magpakailanman. At sa makatuwid bagay, ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumataan sa inyo at sa inyo. Alright. Kaya matagal na pong nangangaral. Matagal lang nagpapakahayag. Ayaw pa rin tanggapin. Alright. Kung ayaw nyo tanggapin yung mga pangaral ko, nasa inyo na. Wala akong pananagutan sa inyo, ha? Dahil ito pong ginagawa po naming pangaral ng katotohanan na dapat gawin ng mga tao, ito po'y bilang pag-ibig ng pastor sa inyong lahat ng mga tao na kayo'y huwag mapahamak. Okay, alalahan ninyo na ako'y regalo sa inyo ni Kristo. Tagapayo. Tagapangaral. Tagapangaral. Tagapaggamot. Tagagamot sa inyo, mga karagaman. Kahit natutulog na yung pastor kagabi, ginising ko pa rin dahil may gusto magpagamot. Alright. Ako naman ay handa sa lahat ng oras eh. Basta may paniwala kayo. Walang hindi gagaling. Tandaan nyo. Ito ang tuwa po ito. Gumaling na. Marami pa ako sasabihin tungkol kay Jesucristo dahil siya ang regalo ng Diyos sa atin. Upang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hatulan ng salibutan kundi upang ang salibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Okay na na. So, ayaw niyo maligtas? Nasaan na yan?
Dahil kung maniwala kayo, maliligtas kayo. Okay? So hanggang dito lang muna sabihin ko at dagdagan ko pa yan. Ito po yung ating pong huling mensahe galing po sa Juan Kapitulo 15. Ito po yung mga katagang binitawan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Okay na. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Subalit ito naman po yung kapalit kung kayo po'y maniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Kaya mga kapatid ko, sa pananampalataya, pakaisipin po natin kung ano ba ang ating pipiliin. Ang dilim o ang kaliwanagan ng walang iba, ang kadiliman ay si Satanas at ang kaliwanagan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Dala niya ang katahimikan, kapayapaan, pag-ibig sa bawat tao. Pagbulayan po natin yan mga kapatid ko sa pananampalataya. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na nakikinig, nanonood ng mga tunay na aral ng katotohanan ng ating pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapatid ngayon. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama, Siya nawa. Maraming salamat po sa inyong lahat.